Ibinunyag ni Coach John Edel Cardel ang naging susi ng Tarafirma Jeep sa Panalo versus Ginebra. Si Christian Standhardinger ipinaliwanag ang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik sa bakbakan para tulungan ng Barangay Ginebra. At si Coach Richard Del Rosario ibinahagi ang kanyang dahilan kung bakit pinili niyang panatilihin sa court si Japet at Sid kapalit ni Christian. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Kinatay ng Tarafirma Jeep ang Barangay Ginebra sa ikalawang pagkakataon sa history ng prangkisa ng Jeep. Sinandala ng grupo ni Coach John Del Cardel si Wami Chongson na may 25 points, Javi Gomez de Leano na may 22 points kasama ang buong kupunan. Sa pananaw ni Coach John, ano ang naging susi nila sa Panalo versus Ginebra? Tutukan po natin si Coach John Del Cardel sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Yung practice nila bago ang bakbakan, nagpakita na sila dyan. Kahit natalo kami sa Meralco, sa practice, magandang ginagawa nila at ibinigay nila ang lahat sa depensa. Grabe po yung determination ng mga bata ni Coach John Del Cardel dito sa bakbakan. Isipin nyo ha, si Wami, yung 16 points po niya sa 25 na kabuuang puntos, kinuha niya sa first half yun. Tapos si Javi, yung 19 points niya sa 22 points na kabuuan ng kanyang puntos, kinuha naman niya sa second half. Bukod kay Wami at Javi, si Stephen Holt matindi rin yung kinamada niya kagabi. Humataw siya ng double-double na performance sa kanyang itinilang 12 points, 11 rebounds kasama yung 6 na assist. Meaning nagtulong-tulong talaga sila para pulbusin ang Barangay Ginebra na mas nalubog sa kartadang 3-3 habang ang Tarafirma umakyat po sila sa 4-3. Malaki rin po yung ginawa nila sa simula ng fourth quarter. Nag-10-2-run po sila doon para itala ang 11 points na lamang sa score na 74-63. Winalis nila kaagad ang 3 puntos na lamang po nila. Sa pagragasa po nila na yon, may natitira pa po dyan na 9:34 sa fourth quarter, ha? Pansamantalang napigilan po ng Ginebra ang Tarafirma nung kumumada ng isang layup si Japet Aguilar para itala yung score na 74-65. Matapos ang kamada ni Japet, nagbuslo naman na isang 3-point si Jamie Malonzo para idikit ang Barangay Ginebra. Pero katulad nung nasaksihan nating lahat, ang resulta, talo pa rin po sila. Bukod sa rebelasyon ni Coach John Del Cardel na nagpakita talaga ang mga players ng Tarafirma sa practice pa lang bago ang bakbakan ng Ginebra, isiniwalat din niya ang isa pang dahilan bakit sila nanalo sa ikalawang pagkakataon sa grupo ni Coach Tim Cone. Ano kaya ang isiniwalat ni Coach tungkol sa isyong yan? Tutukan po natin si Coach John Del Cardel sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng PhilStar. Siguro yung mga players gusto talaga na manalo kami. Sobrang importante sa amin to kasi kung matalo kami, masyadong mababaw na kami. Nanalo kami, so kailangan siguro isa pa or dalawa pang laro para makapasok kami sa quarterfinals. So mula kay coach, yun ang napansin niya. Yung gigil ng players na manalo sila para manatiling buhay ang pag-asa ng kupunan, di ba? Kung tutusin, ganun naman lahat ang mentality ng players eh. Gusto nilang manalo. Pero ang problema kasi, minsan talaga hindi umaayon ang gusto mo sa pakiramdam ng katawan mo. Kaya kahit anong galing ng coach, kahit anong galing ng players mo sa loob, natatalo pa rin, natatalo yung kupunan. Pero usap-usapan ngayon, yung biglang pananahimik ni Christian sa fourth quarter. Tanong ng karamihan dyan, bakit naibang ko si Christian sa fourth quarter na kung titingnan ng mabuti, nakatulong sana ng malaki sa Ginebra kasi nga may naikamada na siyang 21 points. Nagtala si Christian Standhardinger ng malaking 21 points bago siya tuluyang lumabas ng court sa third quarter ng bakbakan. Matapos siyang lumabas, hindi na muli siyang nakitang pumasok para tulungan ng Barangay Ginebra. Tanong, ano ang naging rason? Bakit hindi na siya binalik sa court? Tutukan po natin si Christian Standhardinger sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nag-decide po kasi ang coaching staff na mag-stick kay Sid at Japet. At maganda naman yung nilaro nila. Wala akong magawa. Bilang player, gagawin mo na lang. Nag-decision na rin kasi si Coach Richard na si Japet at Sid na lang muna. At maganda yung nilaro nila. Okay, so mula kay Christian, kay Coach Richard nang galing yung decision. Kasi nga, parang nagkaroon ng mas malaking role si Coach Richard kagabi, di ba? Malaking bahagi kasi ng bakbakan. Pinaubaya na po sa kanya ni Coach Tim ang role bilang coach. In fairness naman kay Japet, yung kanyang 12 points sa naitala niyang 18 points, nakuha niya sa fourth quarter po yun kung saan wala si Christian. Nagbabadin siya ng 5 rebounds. Sa parte naman ni Sid, kumamada naman siya ng 9 points, 12 rebounds at 4 assists. Hindi na masama, di ba? Pero ang sinasabi kasi ng karamihan, sayang yung init ni Christian. Yung itinala niyang 21 points at 7 rebounds, posibleng madagdagan sana yon kung ano siya sa loob, na posible rin maging daan para makaungos ang Barangay Ginebra. Yan yung mababasa mo ngayon sa mga comment ng netizen dito sa SockMed. At dahil tila si Coach Richard ang naging dahilan ng maagang paglabas ni Christian Standhardinger, nahingan siya ng pahayag tungkol sa issue.
Ano nga ba ang kanyang dahilan sa pagbangko kay Christian sa dulo ng bakbakan kung saan pwede pa siya magpatuloy sa pagkamada at posibleng may ibang resulta ng nasabing laban? Tutukan po natin si Coach Richard sa report ng Fast Break. Kailangan namin ng mas maraming energy din. Si Christian, alam mo na kung mamada, pero yung mga players na pinasok namin, maganda rin yung ipinakita nila eh. Kaya nag-focus muna kami sa kanila. Walang anuman kay Christian ha, nag-focus lang kami sa iba na maganda rin yung pinakita. Alam niya, nangyayari talaga yun eh. Para kasing nakikita niya sa players na pinasok niya na posibleng ito na yung sagot para manalo kami. May nakita siyang ganun for sure. Hindi naman natin sinabi na wala siyang nakita kay Christian, pero ang sinasabi kasi natin is yung pakiramdam niya nung mga oras na yon. Feeling niya kasi sila Japet at Sid, yung tamang formula doon. Kamalas-malasan, hindi ganun yung naging resulta, di ba? Iba yung lumabas na resulta kumpara sa inaasahan niya. Anyway, ganun talaga yung bakbakan eh. May nananalo, merong natatalo. Sa panig ng Ginebra, alam natin na babalik po sila na mas malakas. Habang sa panig naman ng Terra Firma, mas nabuhayan sila ng loob ngayon. So guys, maraming maraming salamat.